Ako nga pala si Sir Chan. Ngayon nga ay magluluto na naman tayo ng pamalakasang recipe. Paniguradong taob na naman ang kaldera nyo sa ating recipe. Magluluto nga tayo ng kalderetang maya-maya at sinigang na maya-maya. For today's video nga ay lulutuin na natin yung natira natin na maya-maya. Hinugasan ko muna nga ang chopping board na pagtatataran natin ng ating maya-maya. Pagkatapos, hugasan nga muna natin ang ating isda para malinis. At pagkatapos nga natin hugasan ang ating isda, syempre ilabas na rin natin ang ating mahiwagang sanpakto. Sunod na rin nating hati-hatiin ang ating isda. Dalawang luto nga pala ang gagawin ko sa isda na to. Yung parting chan nga pala ay gagawin kong kaldereta, habang yung parting panga at ulo naman ay isisigang natin. Sinimulan ko nang hati-hatiin ang isda na to. At dahil nga may katigasan ang tinik ng isdang ito, ay ginamitan ko na siya ng baseball bat. At medyo nga muntik nang madurog ito, dahil medyo naubos na ang powers ng ating sanpakto. Medyo pumurol nga ang bandang gitna nito dahil pinangtagbat-tagbat ko ng kahoy. At ayan nga, sa wakas ay iniwanan natin ang ating maya-maya. Bali, naghiwa lang pala ako ng tatlong slice para sa ating kaldereta. Ngayon ang sunod naman nating hati-hatiin ay ang panga at ang bandang ulo. Medyo may kahirapan nga ang paghati hati sa parting ito ng isda kasi may katigasan ang bungo nito. Bahala ka nang mag-isip kung anong ulo ang matigas sa iyo. Dahil nga may katigasan talaga ang ulo ng isdang ito, ay ginamitan ko na ulit siya ng aking maywagang baseball bat. Tangking! At pagkatapos nga akong pahirapan ay sa wakas natanggal ko na ang kanyang panga. Pagkatapos kong matanggal ang panga nito, ay hiniwa ko lang ito sa dalawa. Katapos nga itong mahiwa sa dalawa, ay hinanti ko naman sa gitna ang ulo nito. Palaging ang laging kailangan ng help ng ating maywagang baseball bat. At pagkatapos nga natin itong may slice, ay ilagay na natin sa palangga na para hugasan. At ayan, isa-isa ko na nga nilalagay sa ating palangga ang mga slice ng ating isda. Pagkatapos, hugasan lang natin ito ng maayos. Pagkatapos natin itong malinisan ng bonggang-bongga, ay ilagay muna natin sa isang malinis na lagayan at iset aside muna natin. At maghihiwa na nga tayo ng ating mga requirements. Una muna natin hiwain ang ating carrots. Ihiwain ko lang ang ating carrots ng bite size para medyo madali lang nga itong maluto. At sunod na natin hiwain ang ating patatas. Iniwa ko rin ito sa sukat na kaparehas ng sa carrots para sabay silang mabilis maluto. At syempre, hindi mawawala ang ating pampautog, ang sibuyas. At isinunod ko na rin na hiniwa ang ating pangontra sa aswang, ang bawang. At susunod naman nating hiwain ang kamatis para sa ating sinigang. Iniwa ko lang sa apat ang isang pirasong kamatis. Medyo maraming kamatis nga pala ang ilalagay natin sa ating sinigang dahil isa kasi ito sa magsisilbing natural na pang-asim ng ating sinigang. Maglalagay rin pala tayo ng luya sa ating sinigang para pampaganda ng boses. Susunod ko naman na hiwain ang sibuyas na para sa ating sinigang. Pag naghihiwa nga pala ako ng sibuyas na para sa sinigang, ay hinihiwa ko lang sa walo ang isang sibuyas. Sunod naman nating hiwain ang ating kalamansi. Bukod kasi sa kamatis, isa rin ito sa magsisilbing natural na pang-asim ng ating sinigang. Mas bet ko kasi ito na ipang-asim sa sinigang. Sunod naman natin na hugasan ang ating gulay. Kangkong nga pala ang gagamitin nating gulay sa ating sinigang. Mas gusto ko sana ang pechay kaso walang available na pechay dito sa Makunakon. Maganda na rin kasi ang kangkong na alternative sa pechay. At pagkatapos nga, ninakaw ko muna ang hollow blocks ng aming kapitbahay para gawin kong kalan. Sinet up nga pala ito sa bandang hindi nauulan kasi medyo maulan ngayon dito sa Makunakon. Sunod naman ay nagpaningas naman ako ng apoy. Dito nga natin pipirituhin ang ating pangkalderetang maya-maya. Isa lang muna natin ang ating kawali. At naglagay na rin ako ng mantika. At pituhin na natin ang ating inislice na maya-maya. Medyo malakas nga ang apoy natin dito kasi medyo mataas ang ating kalan. Habang ang nagpiprito tayo, ay i-prepare naman natin ang ating sinigang. Una ko nang nilagay ang kamatis. Sunod naman ang sibuyas at ang luya. Pagkatapos, isa lang na natin ito. At takpan na natin ito at hintayin kumulo. At igisa na natin ang ricardo para sa ating caldereta sauce. Igisa nga natin ito hanggang sa bahagyang lumabas ang aroma. Pagkatapos nga natin mag-isa, ay ilagay na natin ang ating Del Monte pineapple juice. Ilaglag na rin natin ang ating carrots.
At isunod na rin natin ang ating patatas. Pakuluin nga natin ito hanggang sa bahagyang maluto ang ating mga gulay. Sunod na natin ibuhos ang ating Mamacitas Caldereta Mix. Sakto lang pala ang isang pack nito sa ating nilutong caldereta. Pagkatapos ka natin ilagay ang ating caldereta powder ay imekos-mekos na natin ito. Sobrang galing niya ni Inson! Sunod naman natin ilalaglag ang ating liver spread. Ito nga pala ang magdaragdag ng lapot sa ating caldereta sauce. Pagkatapos nga natin ilagay ito ay imekos-mekos na rin natin. Dito nga pala sa caldereta ko ay maglalagay ako ng toyo para madagdagan ang contrast ng ating caldereta sauce at pandagdag na rin sa panimpla ng alat ng ating caldereta sauce. At sunod naman natin ilagay ang sili, pandagdag aroma sa ating caldereta sauce. Para sa akin, mas mainam na gamitin ang bell pepper para sa ating caldereta kasi iba ang naibibigay na aroma nito. Wala kasing mabili na bell pepper dito sa Makunakon, kaya siling pansigang na lang ang ginamit ko. Sunod na nga natin ilagay ang ating pritong isda na maya-maya. Haluin lang natin to hanggang sa bahagyang kumapit sa ating pritong isda ang ating caldereta sauce. Buti pa yung sus kumapit. Bakit siya hindi? At isunod na natin ilagay ang ating pineapple chunk. Ito kasi ang magbibigay ng tamis asim sa ating caldereta sauce. Bukod pa sa nilagay nating pineapple juice, lutuin lang din natin ito ng bahagya. At pagkatapos, ready na ang ating kalderetang maya-maya. Pagkatapos nga nating lutuin ang ating kaldereta, dito naman tayo sa ating sinigang. Ilaglag na nga ang mga piraso ng isda na sinap natin kanina. Kung napapanood mo pala ang video na to, mag-comment ka naman kung taga saan ka. At i-like mo na rin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Okay, sunod naman nating ilaglag ang ating kangkong. Antayin rin natin tong bahagyang maluto. Ilagay na rin natin ang asin at paminta. At takpan nga natin muna nga ulit ito hanggang sa kumulo. Patis nga pala ang pinagtimpla ko sa alat ng ating sinigang. Para sa akin, mas masarap ang patis na pantimpla ng alat. Lagyan na nga natin ng sili para sa aroma. Haluin na rin natin ito ng bahagya. Dahan-dahan lang sa paghalo, baka madurog ang ating isda. Panghuli na nga natin ilalagay ang ating kalamansi. Pagkatapos natin ilagay ito sa ating sinigang, tahunin na natin ito. At yan, ready na ang ating sinigang na maya-maya. Salamat sa panonood!